Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah al-qiyamah as-sughra. Itatalaki na natin yung mga fitna na darating sa umma na ito. At sumunod na bahagi, kaifa yatasarrafu al-muslimu fil hurubi allati tathuru bainal muslimin. Anong gagawin ng muslim sa mga panahon na mayroong digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga muslim? At madalas ito. Hindi lang ito nangyari ngayon, noon pang unang panahon. Pagkamatay na pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so meron nang nangyari na digmaan sa pagitan ng mga Muslim. Although kalaunan nga, yun nga ay kinilala na bilang hurub ar-ridda. Pero fitna pa rin yun, alhamdulillah, maagap na nasolusyonan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa pamagitan ng pakikidigma unang-una sa mga murtaddin, yung mga tumalikod sa Islam. At kumbaga tumalikod sa Islam na yumakap sa ibang relihiyon o kaya talagang tumalikod lang sila sa Islam. Wala silang binalikan o niyakap na bagong relihiyon. Siyempre, dinigma niya rin yung mga hindi nagbabayad ng zaka. Na kanina nireview ko yung ano, yung lecture ni Sheikh Othman Al-Khamis doon sa zaka. Kanina ko lang talaga na-appreciate yung ano, yung mula nung nagle-lecture tayo tungkol sa zaka. Kasi Kitabu Zaka, napakinggan ko na yung dati pa na yung lecture niya, ilang episode yun eh. Tapos meron siya nabanggit doon na ano, yun, naalala ko lang din ngayon. Yung mga hindi nagbabayad ng zaka, nung panahon ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, dinigma sila ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, hindi bilang kuffar, hindi katulad ng mga murtaddin. Okay, so dinigma sila, hindi bilang mga murtaddin. Pero, meron siya nabanggit na naniniwala ang mga scholar na kapag ang isang jamaa, isang grupo ng mga tao ay tumatanggi nga na ipatupad ng anumang bahagi, malaking bahagi ng Islam, maaari silang digmain. At kapag sila ay dinigma na nga ng khalifa bilang halimbawa, kufur na rin yun. Kasi dinidigma na kayo sa isang bagay na maaring hindi talaga siya kufur, di ba? Ang hindi pagbabayad ng zaka, hindi siya kufur kung ang dahilan nito ay pagiging maramot lang o pagiging kuripot. Pero kapag dinigma na kayo ng khalifa, ibig sabihin ayaw niya talagang sumunod sa Islam, bandang huli kufur na rin yun. So yung mga tao na ayaw magbayad ng zaka na dinigma ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, bandang huli ay maaari na rin sila makilala bilang nagiging kafir. Pero syempre, ang huling paghahatol sa kanila ay kay Allah. Pero ito yung ano, ito yung kumbaga naging hatol ng mga scholar kapag ang isang grupo ng mga Muslim ay dinigma sa pag-ayaw nila na ipatupad ang alinman sa malalaking katuroan ng Islam, pangunahing katuroan ng Islam. Halimbawa yung zaka. Halimbawa yung zaka. Siyempre, maaari na rin itong ano eh, kumbaga sa mga khawarij, kung merong mga khawarij na didigmain ng mga Muslim, nang bidigmain ng khalifa bilang halimbawa, so maaari na rin na ano din, kumbaga nasa mapanganib na nga sila na kalagayan. Kasi mga dalil, yung mga hadith tungkol sa khawarij, bagaman hindi direktang binabanggit yung pagtalikod nila sa Islam, pero nababanggit doon yung kanilang, halimbawa, sa isang hadith na kumbaga papasok sila at lalabas sa Islam katulad ng paanong tumatama yung bala ng pana at tumatagos sa tinamaan nito. So bagaman hindi implied talaga, explicitly nababanggit na kafir sila, so maaaring nandun na rin sila, waliyadabila. So nangyari itong mga digmaan na ito. Minsan walang kwentang dahilan eh. Yung ridu, halimbawa, o digmaan din yun na may tuturing,
sa pagitan ng mga Muslim, yung mga digmaan pampolitika. O, di ba, nauso dati yung naging laman ng balita, mangudadato tsaka ang patuan. Pero marami pang ibang nangyayari, yung iba hindi lang nababalita. Sa maraming mga ganito. Kaya ano bang gagawin ng Muslim? Pag may ganito na nangyayari, madalas maririnig mo sa mga Muslim yung ano eh. Lalo na yung mga Muslim na ano, nagbibida-bida, yung mahilig magbigay ng kanilang komentaryo sa mga nangyayari sa mga bagay-bagay. Wala namang ginagawa. So tayo, pinag-aaralan natin ito hindi para magbigay ng komentaryo sa mga nangyayari. Sabihin yung mga tao ganito, mga tao ganyan, tapos siya wala namang ginagawa. So tayo, naghahanap tayo ng solusyon, insha'Allah, sa bawat problema na kinakaharap ng umma. Solusyon doon sa problema na kaya nating solusyonan. Yung iba, kahabagan nawa sila ni Allah. Si Allah ang tunay na makakatulong sa kanila. Hindi tayo katulad ng iba na ano, megalomaniac, katulad nga ng mga terorista. Piling nila sila ang tunay na makakasolusyon lang sa problema ng umma. Hindi, walang isang tao o isang grupo ang makakasolusyon ng problema ng umma. Ang problema ng umma na ito, parating ng araw ng paghuhukom, kaya nagkakaganito. At maaaring ano na eh, tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi natin maisasaayos ng umma na ito o maibabalik sa kalagayan nito katulad ng kalagayan ng mga sahaba. Hindi na. Kasi ganun yung ISIS eh, ganun yung mga terorista. Gusto nila ibalik. Hindi na natin maibabalik yun eh. Kasi mahuhusay sila. Tayo puro palpak tayo. Tayo puro bopol. O meron mang isang mahusay, yung kasama niyang 3 milyon, bopol din. So walang mangyayari na pagbabago na. Kumbaga, may babalik ang Khilafatun Nubuwa. Kumbaga, hindi na yun may babalik. So tayo, gawin na lang natin kung ano yung kaya natin gawin. Inshallah. Iligtas natin ang ating mga sarili. Kumbaga, bago pa tayo mangarap na babaguhin natin ang iba. So tulad nga ng sinabi ni Sheikh Al-Uthaymeen Rahimahullah, yung naging komento niya tungkol sa mga terorista. Sabi niya, makikita talaga natin na walang kwenta yung terorismo kasi walang resulta. Ang dami ng grupong terorista ang lumitaw na nag-aangkin ng jihad, pero nung naging resulta ng kanilang jihad, wala. Hindi naman naging malaya yung kanilang mga bansa o hindi naman umiral ang katarungan sa kanilang pamumuno. Wala. Puro yabang ang nangyari at pagsuway sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa jihad. Kaya sabi nga ni Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, kung inuna muna natin na ayusin ang ating mga sarili at naghangad tayo ng katotohanan bago pa natin hangarin na baguhin ang iba, eh mas okay sana yun, inshallah. Ngayon, ano eh, inshallah, may mga jihad pa rin naman ngayon na ano, na kumbaga nagtagumpay. Unang-una, sabihin natin, kahit magulo ngayon yung Bangsamoro parang nagiging ano na rin eh. Style kopar na rin yung mga politiko dun. Napasukan na naman ng mga ano, ng mga, alam niyo, mga angkan doon ng mga politiko. Napasukan na yung Bangsamoro. Inshallah, may mga jihad naman na nagtagumpay. Ba, Afghanistan. O, biruin nyo. Afghanistan, natalo nila yung mga Amerikano sa loob ng 20 taon na digmaan ng mga Amerikano laban sa kanila. Hindi lang Amerikano, buong mundo. Pinagtulungan sila. Yung sumalakay sa Afghanistan, kung ihahambing sa dami ng sumalakay sa Vietnam nung unang panahon, mas matindi pa yung dinanas ng mga Afghan kaysa sa mga dinanas ng mga Vietnamese na pananakop. Pero mashallah, sa tulong ni Allah, at hindi lang Amerikano, sunod-sunod. 1980s, o bago pa yun, British Empire, sinakop sila. Tapos ang Afghanistan laging na napapalaban sa mga Shia sa Iran. Magkatabi lang sila eh. Afghanistan sinakop ng Russia nung 1970s, 1980s. Tapos sinakop ng Amerika ng 2001. At hanggang ngayon, alhamdulillah, 2021, nakalaya ang Afghanistan at naitatag nila yung Emirate of Afghanistan na inshallah ay magiging modelo na pamahalaan ng mga Muslim. Eh, hindi yun magiging perpekto. Tanggapin na natin na hindi yun magiging perpekto, pero at least
Muslim ang namamahala at nagsisikap na mamahala sa pamagitan ng batas ng Islam, inshallah. So ngayon, arshada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila kayfiyati at-tasarrufi fi mithli hadhihi al-fitan allati tathuru bainal muslimin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbigay na siya ng gabay sa kanyang umma kung ano ang gagawin ng Muslim sa mga gera o digmaan o kaguluhan na nangyayari sa pagitan ng mga Muslim. Haythu yakfal haqq, na dahil dito sa mga kaguluhan na ito, naililingid ang katotohanan. Hindi natin alam kung sinong tama at sinong mali. Nangyayari yon madalas. Kaya nga, kapag merong, merong kaguluhan, mahalaga sa mga Muslim yung huminahon. Hindi sila magsasalita muna, hindi sila kikilos muna. Ang gagawin nila ay magtiyak kung ano ang nangyayari. Katulad halimbawa dun sa sa yung kaida o kumbaga prinsipyo ng situational awareness. Yung situational awareness, kumbaga yung maging aware ka sa paligid mo. So, ang unang apat lang na step yun. Observe, orient, decide. Panghuli na yung act. Yung una mong gagawin, mag-obserba. Ano bang nangyayari? Yun ang una mong gagawin. Tapos, orient. Ibig sabihin, i-orient mo yung sarili mo. Nasaan ka ba? Nasa gitna ka ba nung naglalaban? O nandun ka ba nakapanig sa mali? O nandun ka ba sa panig ng inaapi? At mag-desisyon ka sakalang kung malinaw na sa iyong lahat. At kapag malinaw na sa iyong lahat, saka ka lang kikilos. Hindi kikilos ka ng bara-bara. So, ganun din sa sa mga ganitong pangyayari. So, dapat panatag tayo, payapa, may hinahon sa anumang bagay. Halimbawa, may nag-aaway. Kinampihan mo agad yung isa kasi tropa mo. Kinampihan mo agad yung isa kasi nagsumbong. Nagsumbong kasi yung isa, tinusok daw yung mata niya. Kinampihan mo agad, di mo alam, yung nanusok ng mata, nang bulag pala kanina, kaya tinusok din yung mata. So dapat, ang tao ay, kumbaga, hindi maligalig sa mga bagay na ito. Katulad sa Suratul Hujurat, di ba? Inja akong fasikong binabain, fatabayyanu. Kapag dumating sa inyong isang tao na makasalanan, na may dalang balita, ay magtiyak muna kayo. So dito sa aya na ito, doon sa Suratul Hujurat, sabi sa tafsir, so binabanggit yung tao doon na may makasalanan na may daladalang balita. Kasi sino mang tao na basta-basta na lang nagdadala ng balita na walang konteksto, walang kumpletong detalye, fasik talaga yun. Kasi merong hadith, kafa bil mar'i kadiban an yahdutha bikulli ma sami. Sapat nang kasinungalingan para sa sino man o sapat na upang maituring na sinungaling ang sino man na mahilig magkwento ng kung ano na lang ang narinig niya. So, fasik din yun. Narinig siya ng ganito, dinala niya agad yung balita doon. So, yun ang dahilan kung bakit tinukoy yung nagdadala ng balita bilang fasik. Pero pinakamahalaga doon, fatabayyanu. Magtiyak muna kayo. Fatabayyanu. At sa ibang pagbasa, yung nga, kasi nga yung Arabic nung unang panahon, wala namang mga tulduk. Basta tinitingnan lang ng mga Arabo kung ilan yung yung ngipin nung salita. Kaya yung ibang mga Arabo, umbasa nila doon, fatathabbatu, at napagtibay yun na ganun din binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Suratul Hujurat sa ibang pagbasa. Ang fatabayyanu at fatathabbatu, magkasing kahulugan. Siguraduhin muna kayo, pagtibayin muna ninyo kung ano ang narinig ninyo at saka kayo kumilos. So yung tao, yung mga Muslim ngayon, daraan tayo sa mga kaguluhan, umakaranas tayo ng mga kaguluhan na kung saan ay nailingid ang katotohanan. Wa tudtarabul umur. At naghahalo-halo na ang mga bagay-bagay. Faqad da'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ijtinabi sirai wal kitali
fimitli hadihil hal. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inanyayahan niya o tinawag niya ang mga tao tungo sa paglayo o pag-iwas sa ganitong mga pangyayari. Wala tezalu fi makanin na. At ang paglayo sa anumang lugar na nangyayari yung mga kaguluhan na hindi malinaw kung ano yung nangyayari doon na kaguluhan. So ang lalayuan dito ng tao, yung kawalan ng katiyakan. Pero kapag napagtibay na ang katiyakan, tukoy na kung sino ang tama, tukoy na kung sino ang mali, eh pwede ka nang kumampi sa panahon na yun. Hindi yung malinaw kung sinong tama, malinaw kung sinong mali, tapos gigitna ka lang. Sabi ni Francis M., gumitna ka at huwag kumampi. Hindi ganun. Kampihan mo yung tama para matalo yung mali. Kasi kung magiging gitna ka lang palagi, balimbing ka dun. Hindi ka nagtaguyod ng katotohanan. Hindi ka nagtaguyod ng katarungan. Pinapalala mo lang yung sitwasyon. Diba? Minsan ano eh. Kaya makikita mo yung mga taong hindi marunong mamuno. Diba? May mag-aaway. Sabi niya, magkamay kayo, magyakapan kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Hindi yun. Alamin mo anong nangyari. Ba't nag-aaway yung dalawang yan? Ba't nagsuntukan yung dalawang yan? Meron bang inapi sa kanilang dalawa? Meron bang karapatan na dapat singilin? Yun yung dapat niyang gawin. Hindi yung magkakamayan lang. Ngayon, magkakamay, mamaya magsasaksakan tuloy yan kasi hindi mo nilinaw eh. Kung ano bang nangyayari? Nangyayari yan eh sa ano? Doon sa amin sa, ano, sa eskwelahan. Kasi di ba ganyan, minsan may mag-aaway mga bata. Awating kunwari na ano, ng teacher, ako, magkamay kayo. Wala namang nangyaring ano, investigasyon. Ano bang nangyari? O mamaya, paglabas sa eskwelahan, nagsuntukan uli sa labas. E mas matindi pa yung nangyari doon sa labas. Hindi sinisolusyonan ng teacher kung ano ba yung pinag-awayan nilang dalawa. Kaya mas lalong lumalala. So dito, yung tinutukoy dito, yung lalayo, ibig sabihin, lalayo ka kapag hindi pa malinaw kung ano yung mga nangyayari. At kapag malinaw na, eh, saka ka na nga uli mag-desisyon kung ano yung dapat mong gawin. So yung UDA, yung kanina, yung OODA na yon doon sa situational awareness, malaking ano yun eh. Kumbaga, napakalaking pakinabang nun kung i-apply mo sa buhay mo. Hindi lang sa ano ah, hindi mo lang sa kaguluhan yun i-apply. Kahit sa trabaho. Sa trabaho ka, nandun ka sa taas. Obserbahan mo muna, ligtas ba itong inaapakan ko? I-orient mo yung sarili mo. Pag madisgrasya ako, saan ba ako babagsak dito? Tapos saka ka na mag-decide kung anong gagawin mo. Kasi minsan, nagdi-desisyon ka, di ba? Nagdi-desisyon ka na delikado yung buhay mo, hindi naman. Tatamarin ka ng makit doon. Kaya ayusin mo yung ano, yung situational awareness mo, inshallah. Yung tinatawag doon, ang tawag doon OODA loop, OODA. Titiyakin mo muna yung mga bagay-bagay bago ka magdesisyon, bago ka kumilos. So yun nga, yar ar-rajulu al-ganama fi kamamil jibal. At dito halimbawa na kabilang sa mga nababanggit sa mga hadith na mas mainam na yung tao ay tumungo na lang sa mga bundok upang magpastol ng tupa. Kaysa naman nandoon siya sa kalagitnaan ng fitna. So maaring ganun. Pero depende rin sa tupa eh. Pero yung tupa mo, fitna din. May tupa mo, namamatay lang, nagkakasakit kasi hindi mo naalagaan ng maayos. Eh, fitna rin yun. Layo-layoan mo yun. Hindi porke binanggit dito tupa, yun na yun. Hindi siya, kumbaga, absolute. Ito yung kagandahan sa Islam eh, mashallah. Sa lahat ng mga turo sa Islam, hindi siya ano eh. Yung nga katulad ng nabanggit natin kagabi tungkol sa mga Hudyo, absolute masyado sila sa kanilang mga batas. Pero sa Islam, alhamdulillah, maluwag. Depende ito pa rin sa kung ano ang kalagayan ng tao. Kasi hindi porke nasa bundok ka, malayo ka sa fitna eh. Paano kung yung fitna nandoon sa bundok? Di lumipat ka sa kabilang bundok.
kung mas okay doon sa kapatagan, di doon ka sa kapatagan. Yan yung katwiran ko eh. Yung ano, minsan may nag-imbita sa akin. Sabi ko, pag tumira ako dyan, magiging warlord lang ako dyan. Kasi di rin naman ako papaapi dyan sa mga ano, yung mga dato-dato nyo dyan. Kasi may ano eh, may lugar talaga na ano, yung magulo, yung hindi porke lugar ng Muslim, payapa o panatag. Eh, alam naman natin sa Mindanao, minsan utak pulbura yung mga tao. Ayoko nang ano, ayoko nang magulo. Kaya mas okay ka nga minsan sa ano eh, nasa lugar ka ng kufar na hindi ka naman inaano, kaysa naman nandun ka sa mga lugar ng mga Muslim na saksakan ng yabang. Edi magbabanggaan lang yung yabang namin dun. Magpapatayan lang kami dun. Dito na lang ako. Kasi ano eh, yung fitna, hindi yan, kumbaga, hindi mo rin masabi absolutely kung nasaan siya o ano. Kumbaga, meron siyang isang lugar lang na pupuntahan. Lahat ng lugar pupuntahan ng fitna, ultimo sa loob ng ating mga bahay. Kaya, bandang huli, ato nung binanggit ko kanina, tanggapin na natin na parating ng araw ng paghuhukom at magulo na talaga. Ang magagawa na lang natin ngayon, hanapin kung nasaan yung, ano, yung lesser evil. Hanapin kung nasaan ang mas kaunting pinsala, mas kaunting kasamaan at doon ka na manatili. Dito, halimbawa, di naman perfecto dito, di ba? Magulo rin naman dito eh. Si Manong, magulo. Pero mas okay na dito kumpara naman sa ibang lugar. At nga, tanggap na natin, wala talagang perfectong pinuno, walang perfectong kapitbahay, walang perfectong lugar, walang lugar na 100% ligtas sa fitna. Pero kung iahambing sa ibang lugar, eto na yung lesser evil. Yung nga sa Arabic, tinatawag na akhafud dararain. Lesser evil. So, dito na lang tayo. Inshallah, kaysa naman nandun tayo sa ibang lugar. So, ngayon din, iba pang mga natukoy sa mga batayan. Aw yujahidul a'da ala hududid dawlatil muslima. So, maaring mangyari na yung tao ay makikibaka sa mga dulo ng bayan o bansa ng mga Muslim laban sa mga kuffar. So doon, kumbaga nandoon siya sa lugar actually ng, ano, ng labanan, pero maaring ang lugar na yon ay lugar pa nga naligtas sa fitna kung tutuusin. Kasi nandoon ka sa malinaw na katotohanan na ikaw ay nakikibaka sa landas ni Allah. Hindi katulad kung nasa iba kang lugar na pwedeng kalaban mo Muslim o iba pang mga katulad dito ng mga kaguluhan. Na dito nga sinabi, karugtong dito, فَإِنْ وَسَلَتْ إِلَيْهِ سُيُوفُ الْمُتَحَارِبِينَ فَقَدْ أُمِرَ بِأَنْ يَمْتَنِئْ عَنِ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ فِي هَذِهِ وَلَوْ كَانَ فِي هَذَا هَلَكُوا. فقد روى لنا أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم ستكون فتنة. So maaring mangyari na yun nga na may panahon na sobrang gulo, ang pinakamainam na sa tao ay ang hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa tataga sa kanya. So katulad din ng nangyari doon kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Pero syempre hindi ito ang general rule. Kumbaga sukdulan ito. Kumbaga ito na yung worst case scenario na binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi ito ganito palagi. Okay? Ang binabanggit niya lang dito ay ang sukdulan. So doon nga doon sa hadith na iniwalat ni Abu Bakr, si ba nagulat ito? Iniulat ito ni Imam Muslim. So sinabi niya na magkakaroon ng mga fitna at magkakaroon ng mga fitna na napaka tindi. Mga fitna na napaka tindi. Al-ka'idu fiha khayrun minal mashi fiha. Sa kalagitnaan ng fitna na ito, ang nakaupo ay mas mainam kaysa sa nakatayo. Walmashi khayrun minas sa'i ilayha. At ang nakatayo ay mas mainam
o yung ano, hindi pala nakatayo, naglalakad. Ang nakaupo ay mas mainam kaysa sa naglalakad, at ang naglalakad ay mas mainam kaysa sa tumatakbo patungo rito, patungo doon sa kaguluhan na yon. Ala fayda nazalat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi. At sinabi niya kapag nangyari na ang kaguluhan na ito na kumbaga hindi na makilala kung ano ang katotohanan, at yun nga, mas mainam nga yung nakaupo kaysa sa naglalakad. Ibig sabihin, mas mainam yung manahimik, mas mainam yung wala kang gagawin, mas mainam yung nag-oobserba ka lang. Kapag nangyari daw ito, kung meron ka mang kamel, ay kunin mo na ang kamel mo na ito. Waman ka na lahu ganamon falyalhek biganamihi. At kung sino man ang merong tupa o kambing, ay kunin na niya ang kanyang kambing. Waman ka na lahu ardun falyulhek bi ardihi. At kung sino man ang merong lupain, ay pumunta na lang siya sa kanyang lupain. Ang ibig sabihin, abalahin mo na ang sarili mo sa ibang mga bagay kaysa sa abalahin mo ang sarili mo sa fitna na ito, na magkakaroon ka ng kahit anong kinalaman. So merong nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun ya Rasulullah, araayta man lam yakun lahu ibilun wala ganamun wala ardun. O sugo ni Allah, paano kaya yung tao na walang kamel, walang kambing at walang lupa? So, parang pilosopo, di ba? Pero isipin na lang natin na, ano, na maganda naman yung intention ng kanyang pagtatanong. Oo nga naman, paano nga ba? Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'madu ila sayfihi fayadikku ala haddihi bihajarin. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so yung tao na wala siyang pagkakaabalahan, na kumbaga, kasi kung wala kang pagkakaabalahan, maghahanap ka ng gagawin at baka mapunta ka pa dun sa kung saan merong kaguluhan. So ang gagawin daw niya, yung taong ganito, kunin niya ang espada niya at gawin niya itong mapurol. Kunin niya ang kanyang espada at gawin niya itong mapurol sa pamagitan ng hajar, sa pamagitan ng bato. Ibig sabihin, tatanggalin niya yung talim ng kanyang espada para hindi niya magamit sa sino man sa kaguluhan na yun. Thumma layanji inistataa annaja. At pagkatapos nito ay tumakas na siya sa abot ng kanyang makakaya. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hal ballagd. Sabi niya, tinapos niya yung sagot niya doon sa lalaki, O Allah, na iparating ko ba sa kanila ang mensahe? Na ganitong-ganito yung nandun sa ano eh. Yung sa Khutbatul Wada ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya, kumbaga, hindi ito tanong na ano eh. Tinatanong niya si Allah talaga, kumbaga, rhetorical question ito, na kumbaga, binibigyang diin niya na ipinahayag na niya sa mga tao kung anong dapat na ipinahayag, kung anong dapat na ipapahayag. At dalawang beses niya ito inulit. Pero nagtanong uli yung tao. Faqala rajulun ya Rasulullah. Hindi binanggit kung yun din yung nagtanong kanina, pero may nagtanong uli. O sugo ni Allah, araayta in ukrihtu hatta yantalika bi ila ahadis safain. Sabi ng isa pang tao, sugo ni Allah, paano kaya yan kung pinilit nila ako na pumanig sa isa sa mga panig na nag-aaway? So di ba tinatalakay natin dito, patayan o gera ng mga Muslim. So sinasabi dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag merong ganun pangyayari, hanggat maaari, umiwas ang Muslim. Sukdulan na yun nga, pumunta siya sa bundok, mag-alaga na lang ng kamel, mag-alaga ng tupa, o magtanim na lang, at kung meron siyang espada, gawin niyang mapurol para hindi niya magamit sa pagpatay sa kanyang kapwa, Muslim. Pero may nagtanong ulit, paano kung pinilit ako na sumali sa isa sa dalawang grupo? Aw ila ehdal fiatin, o isa sa mga dalawang puwersa. Fadarabani rajulun bisayfihi.
aw yajiu sahmin fayaktuluni. Sa panian kung meron, kumbaga pipilitin ako na sumali sa isang grupo at ako ay tatagain ng kanyang espada o kaya ay papanain hanggang sa ako ay mapatay. Kumbaga, itong tao na ito, yung sinasabi niya, paano kung pinilit lang talaga siya? Nandun na siya, pero wala siyang kagustuhan na pumatay ng kanyang kapwa Muslim. Pero tinaga siya ng mga sundalo ng kalaban na Muslim din. O kaya pinana siya at siya ay napatay. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito, yabu'u bi ithmihi ithmuka wa yakunu min ashabin nar. Kung sino man daw, kung sino man ang papatay sa iyo, pinilit lang siya na sumama doon sa grupo na yun, pinilit lang siya. Sino man daw yung papatay sa kanya na walang intensyon na pumatay ng Muslim, dadalhin niya ang kanyang kasalanan, yung kasalanan ng pumatay, at yung kasalanan ng pinatay niya, at siya ay magiging kabilang sa mga mananahan sa impyerno. So, ibig sabihin, napakalinaw dito, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang una niyang utos kapag may digmaan sa pagitan ng mga Muslim, lalayo tayo, hindi tayo makikialam. At yan ang ginawa talaga ng marami sa mga sahaba. Nung marami sa mga sahaba, nung labanan ni na Muawiyah at saka ni Ali, marami sa kanila hindi na nakisali sa kanila, sa kanilang dalawa. Marami sa kanilang hindi na nakisali doon sa labanan sa Jamal, yung Waqatul Jamal o Ghazwatul Jamal, doon sa Siffin, hindi sila kasama doon. Mababanggit natin yung ilan sa kanila, inshallah, kapag tinuloy na natin yung pagtalakay dito, doon sa labanan ni na Ali at ni Muawiyah. Pero siyempre, hindi rin naman natin sasabihin na mali si Ali o si Muawiyah, si Aisha, si Talha o si Az-Zubair at yung iba pang mga may kinalaman dito. Parang magulo, di ba? Parang hirap, ang hirap i-reconcile yung mga bagay-bagay. Na dahil nga dito, kaya pinag-aaralan natin itong libro na ito, inshallah, kasi sa pamagitan ng pag-aaral natin dito, mas maunawaan natin yung mga nangyari na yon at mas maunawaan natin kung ano yung gustong ipahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. At yun nga, may apply natin ito sa ating mga sarili, inshallah. Yung ginawa ni na Ali at ni Muawiyah, wala tayong pakialam na sa desisyon nila. Wala tayong pakialam. Pero tayo, kumbaga, hindi natin sila hinahatulan, hindi natin sila inusgahan. At tayo ngayon bilang mga nag-aaral ng Islam, tutuparin natin ito sa abot ng ating makakaya, inshallah. So tutuloy pa natin ito, inshallah, next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.